Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MIZ Stories. Sa isang probinsya gaya ng San Mateo, mga piling tao lang ang nagbibigyan ng pagkakataong magkaroon ng magandang buhay. Iilan sa mga piling taong ito, kung hindi galing sa pamilya ng mga hasyendero, ay nagmula naman sa angka ng mga politiko. Ang karaniwang mamamayan, ang mga tagapagsilbi o mas kilala bilang mga utusan o katulong, tinitingala ang mga mayayaman dito. Ginto ang kanilang oras at langit kung sila'y pangarapin. Sa kanila lamang nakalaan ang hustisya, minsan maging ang edukasyon. At kaming mga itinuring na mahihirap, tumatanda na lang, nananatili pa rin tagapagsilbi. Iyon ang pilit kong binabago sa buhay ng mga kapatid ko. Naniniwala ako na kahit mahirap may karapatan pa rin kaming umangat sa buhay. Hindi man maging kasing yaman nila, pero kahit kaunting pag-angat lang sa buhay ay ayos na sa akin. Hindi ko alintana ang mga lait at panghahamak ng ibang tao. Mapag-aral ko lang ang aking mga kapatid. Kung kailangan kong gumapang sa putik, ay gagawin ko para maibigay lang sa kanila ang dati na ring ipinagkait sa akin, ang makapagtapos ng pag-aaral. Nakasanayan ko ng gumising ng madaling araw para magtrabaho. Alas 4 pa lang at medyo madilim pa ang paligid. Lumabas na ako ng bahay at nagsimulang maglakad papunta sa pinakamalapit na hasyenda, ang Hasyenda Fatima. Pag-aari ito ng isa sa pinakamayamang pamilya ng San Mateo. Ang mga Bragansa. At dahil sa lawak ng kanilang lupain, halos isang bayan ang pagmamay-ari nila, ang bayan ng San Rafael. Makapangyarihan din ang angka na ito dahil isang membro ng kanilang pamilya ay minsang naging gobernador na si Federico Braganza. Ngunit hindi ito nakatapos sa kanyang termino dahil sa trahedyang nangyari sa kanilang pamilya na ikinamatay nito at ng kanyang asawa. Mula sa araw na yon, ay naglahong bigla ang impluwensya ng pamilya Braganza. Napilitang mga ibang bansa ang nag-iisang anak ng gobernador at simula noon ay hindi na ito ulit nakita pa. May ibang parte ng kanilang mga lupa ang napabayaan. May ilang nakuha na ng bangko pero may ilan ding negosyo na hanggang ngayon ay pinagtsatsagaan ng ibang mga tauhan para mapakinabangan. Isa na rito ang mga palaisdaan na hanggang ngayon ay kumikita pa rin. Doon ako pumupunta araw-araw. Palihim akong dumadaan sa mga sirang bakod para makakuha ng mga isda at ibinebenta ito sa labas ng bayan, kung saan walang magtatanong at magtataka kung saan galing ang mga yun. Hindi rin naman siguro ako matatawag na magdanakaw, kagaya ng paratang sa akin ng mga tao. Nagpapaalam ako sa isa sa mga tagabantay ng palaisdaan na si Mang Milisyo. Matanda na siya, pero pinili pa rin magtrabaho dahil sa kahirapan. Noong una, tinangka kong kumuha ng isda at muntik na niya akong mabaril. Nakiusap ako sa kanya na kahit nung araw na yun lang niya ako pagbigyan dahil may sakit ang bunso kong kapatid na si Kokoy. Siguro dahil sa matinding awa, eh hindi lang sa araw na yun ako pinagbigyan, pati na rin sa mga sumunod pang araw at hanggang ngayon ay malaya akong nakakakuha ng mga isda. Mag-aalas 4:30 na nang marating ko ang isang sikretong daanan papunta sa palaisdaan. Mula sa maliit na daan na tinataha kayunti-unti ko nang nakikita ang mataas na bubong ng mansyon ng mga Braganza. Simbolo ng kanilang makapangyarihang angkan mula pa sa panahon ng mga Kastila. Pero kung titingnan ngayon,
Halata na ang kalumaan nito. Bakas ang kalungkutan sa lugar dahil na rin siguro sa dating ng may-ari na biglang nawala ng pangalan. Tahimik ang umaga na sinamahan pa ng medyo makapal na mga ambon. Walang mga milisyo na sumalubong sa akin ng mga oras na yun. Baka nilalamig at hindi pa bumabangon. Ito ang unang beses na hindi kami nagkita rito. Nagpatuloy ako sa pagkuha ng mga isda gamit ang net na may hawak ang kawayan at inilalagay ito sa timbang dala. Maya-maya pa, may narinig ako. Kung hindi ako nagkakamali ay mga yabag ito na tumatakbong kabayo at papunta ito sa aking kinaroroonan. Bigla akong kinabahan dahil alam kong hindi si Mang Milisyo yun. Hindi na nito kayang mga bayo dahil may edad na. Kahit hindi pa sapat ang mga nahuli, tumakbo na ako paalis sa lugar na yun. Ngunit sadyang mas mabilis ang takbo ng kabayo. Dahil sa isang iglap ay nasa likuran ko na ito at kung sino man ang nakasakay nito'y tiyak na nakita na ako. Tigil! Sigaw ng lalaking nakasampa sa kabayo. Pero wala akong balak tumigil at itinuloy lang ang pagtakbo. Isang putok ng baril sa ere ang kusang nagpatigil sa akin. Dahil sa nanginginig na kamay ay nabitiwan ko ang timba na hawak kaya tumilapo ng iilang mga tilapia ang aking nahuli. Bumaba ang lalaki mula sa sinasakyang kabayo base sa tunog ng kanyang suot na bota. Sino ka? At anong ginagawa mo sa lupain ko? Diretsyong tanong niya sa akin. Hindi pa rin ako makagalaw at hindi makasagot. Hindi ko nga magawang umikot at tumingin sa kanya dahil sa takot. Ano? Wala kang balak magsalita? Tanong ulit nito at ikinasa ang baril na hawak niya. Kahit nakatalikod ako, ay alam kong sa akin nakatutok yun. Nanginginig ang aking tuhod. Hindi ko alam kung normal pa ba ang tibok ng aking puso. Nanunuyo ang lalamunan dahil sa matinding kaba. Ang dami-daming pumasok sa aking isipan. Anumang oras kung gugustuhin niya, pwede niya akong barilin. Lihim akong nagdasal na sana ay hindi niya yun maisip. Sa kabila ng malamig na paligid, ay gabutil pa rin ang pawis na namumuo sa aking noo. Bakit di ka humarap sa akin? Anang lalaki na nawawala na ng pasensya. Harap! Maotoridad na sigaw nito. Halos mapatalon pa ako sa gulat at unti-unting pumihit paharap sa kanya. Unti-unti kong inangat ang mata sa kanyang mukha. May katangkaran siya kaya kailangan pantingalain upang matingnan siyang maigi. Na sana hindi ko na ginawa. Yun na siguro ang pinaka nakakatakot at pinaka malungkot na mga matang nakita ko. Madilim din ang kanyang mukha na nakatingin sa akin. Pero kahit hindi mababakasan ng kahit na anong kabaitan ang mukha niya, hindi pa rin nababawasan ng kanyang kakisigan. Unti-unti niyang ibinaba ang nakatutok sa aking shotgun. Kasabay ng pagbaba ng baril ay ang pagpapakawala ko rin sa kanina pa'y pinipigil na hininga. Maraming tanong ang naguunahan sa aking isip. Paano na ngayon na may nakahuli sa akin na nagnanakaw ng mga isda? Makakaya ko kayang lusutan? Madadala kaya ang lalaking ito sa aking pakiusap? At pagmamakaawa gaya ni Mang Milisyo. Hindi ko pa naman kilala ang gwapo at istriktong lalaki na kaharap ngayon. Nakakatakot ang paraan ng pagkakatitig sa akin ng lalaking nasa harapan ko. Ramdam ko itong tumatagos sa aking buong pagkatao. Hinagod ako ng tingin ng kanyang misteryosong mga mata para bang binabasa ang aking mga iniisip. Nagsitayuan ang aking mga balahibo. Ang kanyang hitsura ay nagsusumigaw ng galit at tapang. Kahit sino naman sigurong makakakita na pinagnanakawan sa sarili nilang bakuran ay hindi matutuwa.
Naputol ang pagtitig niya sa akin nang dumating ang isang Range Rover na sasakyan. Agad bumaba ang mga sakay nito kasama si Mang Milisyo. Tiningnan ako ni Mang Milisyo na puno ng awa ang mga mata. Nakarinig kami ng isang putok, sir. Kaya sinundan ka namin dito. Ang wika ng isang lalaking nakilala ko na dati sa pangalang Miko. Isa sa pinagkakatiwala ang tauhan ng hasyenda. Nagtangka kasi siyang tumakas. Kahit pinapatigil ko'y tumatakbo pa rin. Kaya pinaputukan ko na. Sagot ng lalaki sabay abot ng kanyang baril kay Miko. Sabay-sabay na lumingon sa akin si Miko at ang dalawang kasama nilang sakay sa sasakyan. Samantalang si Mang Milisyo ay nakayuko. Dalhin siya sa mansyon. Utos niya kina Miko at sa dalawang kasama nito. Doon ko na gustong umiyak nang dahan-dahang lumapit sa akin ang dalawang lalaki at hinawakan na ako sa kamay para hindi na makatakbong muli. Pinalandas ng isang lalaki ang kamay niya mula sa aking braso hanggang sa palapulsuhan at nandidiri ako sa paraan ng pagkakahawak niya. Ang mga mata niya ay puno ng pagnanasa na lalo nagpatindi ng aking takot. Nagpumiglas ako mula sa hawak nila pero hindi sila natinag. Ako na ang magmamaneho ng sasakyan. Sasabay sa akin ang babaeng yan at si Mang Milisyo pabalik ng mansyon. Miko, ikaw na ang mag-uwi ng aking kabayo. Biglang nagbago ang isip nito. At kayong dalawa, maglakad na lang kayo. Baling naman niya sa dalawang lalaking nakahawak sa akin kanina. Walang nagsasalita sa aming tatlo habang lula ng sasakyan. Parang may pinipigilan itong galit sa diin ng pagkakahawak sa manibela. Napapikit ako, sabay lunok ng laway. Ang dami-dami naglalaro sa isip ko na pwedeng mangyari sa akin sa mansyon. Baka ipabugbog ako. Baka pagalitan at ang pinakamasaklap, baka ipakulong pa. Ang huling naisip ang pinakabumagabag sa akin. Kung mangyayari yun, hindi lang ako ang kahawa. Kung hindi pati na rin ang mga kapatid kong umaasa sa akin. Huwag mong subukang tumakas ngayon. Dahil mas maraming guwardiya ang pwedeng bumaril sa'yo rito. Bili ng lalaki bago kami bumaba ng sasakyan. Tuloy-tuloy itong pumasok sa mansyon na nag-iwan ng putik sa malinis na sahig dahil sa kanyang suot na bota. Habang ang mga katulong naman ay halatang kabado sa kanyang pagdating. Ihatid ang almusal sa aking opisina. Simpleng wika niya na hindi mababakasan ng anumang kabaitan. Mang Milisyo, dalhin mo na rin siya sa opisina ko. Mag-uusap kami. Utos naman niya kay Mang Milisyo bago umakyat sa magarbong hagdanan. Ano pong gagawin ko, Mang Milisyo? Naiiyak na tanong ko sa matanda pagpasok namin sa opisina kung saan kami mag-uusap. Pasensya na, iha. Mukhang hindi na kita matutulungan ngayon. Pati ako mukhang mawawalan pa ng trabaho. Naiiling na saad ng matanda. Hindi ko po talaga alam na may ibang magbabantay ngayon sa palaisdaan. Kung alam ko lang po na hindi ikaw ang madadatnan doon, sana hindi na muna ako nagpunta. Pasensya na po talaga, Mang Milisyo. Dahil sa akin nadamay ka pa. Ang alam kasi namin, sa susunod na linggo pa ang dating ng may-ari na itong hasyenda. Kaya lang bigla siyang dumating kagabi. Kaya hindi lang ikaw, kung hindi pati kami ay nasorpresa. Kaya hindi kita nasabihan kahapon, kasi napaaga talaga yung dating niya. May-ari? Nagtatakang tanong ko. Simula noong nangyaring at trahedya sa pamilya nila, ay wala nang kahit sinong nakakita sa kanila na bumalik sa bayan namin. Ngayon pa lang. Hindi mo na siguro sila matatandaan pa. Masyado nang matagal yun. Siguro mga 5 taong gulang ka pa lang nang umalis sila.
paliwanag ng matanda. Ang lalaki nakahuli sa'yo kanina ay si Hans, Hans Braganza. Siya nag-iisang anak ng dating gobernador at ngayon ay nagbabalik na siya. Dugtong ni Mang Milicio na nagpatahimik sa akin. Pagkatapos ng sinabi ng matanda ay bumukas ang pintuan ng opisina. Pumasok doon si Hans na bagong ligo, dala ng matinding takot. Bigla naman akong napatayo mula sa inuupuang sofa. Nabalot ng kanyang mabangong amoy ang buong kwarto. Umupo ito sa kanyang swivel chair at madilim ang mukhang tiningnan kami. Makakalabas ka namang Milicio? Wika nito. Hindi naman ako nakapagsalita. Sinusundan ko lang ng tingin ang papalabas na matanda hanggang sa tuluyan na niyang isinarado ang pinto. Pinipisil ko ang mga daliri dahil sa matinding kaba. Nakayuko lang ako dahil hindi kayang salubungin ang kanyang titig. Ganito pala ang pakiramdam kung tinititigan ka ng isang gwapo at istriktong lalaki. Nakaka-conscious. Anong pangalan mo? Tanong niya sa akin. Patitinig niya ay sobrang sungit. Parang lahat ng tanong niya ay dapat talagang sagutin. Samantha po, nabubulol kong sagot. Samantha? Ulit na sambit niya sa pangalan ko. Samantha Escaris po, sir. Inulit ko ang kompletong pangalan. Pwede ko bang malaman kung ilang beses ka nang nagnanakaw sa aking palaisdaan? Tanong niya na nakahilig sa kanyang upuan. Komportabling-komportable siya sa kanyang pagtatanong, samantalang ako ay para nang matutumba sa kanyang harapan. Hindi man lang nag-abala na paupuin ako. Tiningnan pa ako mula paa, paakyat sa ulo, na may kasamang paglunok. Hindi ko tuloy alam kung ano ang nasa isip niya ngayon. Sigurado akong galit na galit siya sa akin. Pero hindi ang impresyon niya ang importante. Kung hindi, kailan niya ako pakakawalan o kung pakakawalan pa ba niya ako? Matagal na po. Nahihirapan pa akong mairaos ang sagot. Malaki na pala ang pagkakautang mo sa akin kung ganun. Malumanay na wika niya. Pero halata doon ang itinatagong galit. Hindi ko na po uulitin, sir. Hindi na po ako babalik dito kahit kailan. Hindi na po ako magpapakita sa inyo kung gusto ninyo po. Pakawalan nyo lang ako. Pakiusap po. Pumalatak ito at umiling. Hindi pumapayag sa gusto kong mangyari. Walang libre sa panahon ngayon. Siguro alam mo yan, Samantha. Ano po pang gusto nyong gawin ko, sir? Kung bayad po ang gusto nyo, mag-iipon ako. Naiiyak kong wika. Hindi ako interesado sa perang ibabayad mo. Kung ganun, ano pong gusto nyo? Ikaw, mabilis niyang sagot. Parang hindi ko na proseso ang sinabi niya. Pinagpapawisan ako. Tama ba ang narinig ko? Ikaw, magtatrabaho ka sa akin. At medyo nakahinga ako sa sinabi niya. Mas ayos na siguro to kaysa naman ibakulong ako. Stay in ka rito. Hindi yun pakiusap. Utos yun na kailangang sundin. Pero sir, paano ang mga kapatid ko? Wala silang kasama sa gabi. Hindi ko na problema yun. At sa natatandaan ko, ikaw ang may utang sa akin. Ikaw dapat ang mag-adjust. Sunod-sunod na katok ang narinig namin na nagpatigil sa mga sasabihin ko pa. Tuloy, sagot niya sa kumakatok. Pumasok ang may edad na katulong na may dalang tray ng pagkain at tinilapag ito sa kanyang mesa. Salamat, Aling Mila. Walang anuman, iho. Sagot ng babae
bago lumabas. Makakauwi ka na pero bago dumilim, dapat ay nandito ka na at dala na ang mga gamit mo. Bukas magsisimula ka na sa pagbabayad ng iyong utang. Seryosong saad niya at humigop ng kape. Para naman akong lumulutang sa hangin habang pauwi ng bahay. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa aking mga kapatid ang nangyari. Baka maapektuhan ang pag-aaral nila. Baka ikahiya nila ako. Baka magalit sila sa akin. Paano kung pahirapan ako ng Hans na yon? Hindi pa namin na pag-uusapan na magiging sweldo ko. Ang tanong, meron pa ba akong sweldo? Kung wala akong kikitain habang nagtatrabaho sa kanya, paano na ang pangangailangan ng mga kapatid ko? Naririnig ko sa ilang mga taong nakakasalubong na ang muling pagbubukas ng Hacienda Fatima ay bagong pag-asa sa lugar namin. Pero ang pag-asang sinasabi nila, problema naman ang idinulot sa akin. Hindi ko alam kung matatagalan ko ba ang isang Hans Braganza. Parang pagmamay-ari niya lahat ng sama ng loob sa mundo. Nakikita ko ang takot ng mga katulong kung tinititigan nila si Hans. Kung sa kanya ako magtatrabaho, kailangan kong magbaon ng maraming tapang. At dito muna po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Samahan niyo akong muli para sa part 2 ng kwentong The Billionaire's Proposal. Maraming salamat po!